Pagpagayon ng... Thank you so much, Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa and Senator Jinggoy Ejercito Estrada, sir, to this August body. Regarding po doon sa nangyayaring payout ng AX program ng DSWD doon sa municipality ng Asunción, Davao del Norte noong October 28. Ito po ay nakarating sa akin na ang mga beneficiary doon ay hindi taga-munisipyo ng Asunción. Ito po ay mga tao galing sa munisipyo ng Kapalong. At dinala doon sa gym ng Asunción. Then, pinadlock nila yung gym, yung harapan. Parang pinalabas nila na walang tao doon sa loob. Doon lahat pumasok, dumaan sa parang may maliit na entrance exit doon, sikreto. Walang mga sasakyan naka-parking. I-clear ko lang po ito, Mr. Chair. Walang mga sasakyan naka-parking. Doon sa malayo naka-park yung mga sasakyan. Pagkatapos, yung chief of police ng Asunción ay nakita nila bakit may payout dito na wala namang clearance. So, ngayon, nagkabulabuga na, Mr. Chair. So, tumawag na ako kay Mayor Maria Teresa Timbol. Nandito rin siya kasama ko ngayon. So, sabi niya, oh, hinakot yung mga tao dito sa Kapalong. Sa munisipyo ko, hinakot, dinala doon sa Asunción. So, tumawag ako kay PD. Nandoon na ang pulis. Nag-action na pala sila dahil parang may malicious talaga sa payout. So, nung nandoon na, Mr. Chair, nagpadala rin ako ng abogado. Nandito rin, kasama ko yung mga abogado na pinadala ko. Nandoon yung tauhan ng taga DSWD. Ayaw pa magbigay ng ID. Niyakap yung bag nila, nandyan yung pera, yung mga document. Ayaw nila ibigay yung kanilang identity. Kahit you say identity ng... DSWD? Yes po. Sigurado ka, DSWD. Yes po, DSWD. Dalawang personality doon. May yes. DSWD ng nasyonal, merong DSWD ng yes lokal, ng munisipyo. So, categorically, you are saying yes. That it is DSWD nasyonal. DSWD, Region 11. Bakit ayaw nila ibigay pangalan nila? Ayaw ibigay. Tapos, Mr. Chair, dumating pa si Attorney Vanessa Gokong, ang ating regional director ng DSWD. May video po ako, Mr. Chair. Nandoon siya, nirescue niya yung mga tauhan niya. Nirescue niya. Why? Are they under attack? Were they under attack? Takot siya na ma-inquest, Mr. Chair. Dinala niya, pinalabas. Nandito naman si Juan. May video po ako. Nandito din yung attorney ko. May blatter rin ang ating provincial director dito. Sabi pa niya, bakit daw pinatagalan pa na ipalabas yung kuha niya, yung mga tauhan niya, Mr. Chair. So, doon pa man, Mr. Chair, masabi ko na illegal po yung distribution kasi kung legal yon, pinagpatuloy sana yung pag-distribute sa pera. Well, yung nangyaring distribution, Mr. Chair, to be clear, ako ang gobernador ng Davao del Norte, nandito po ang mayor ng Kapalong, beneficiary niya doon, constituents niya. Wala pong nangyaring sunog, walang nangyaring baha. In short, walang nangyaring calamity. At yung mga pinatawag, Mr. Chair, hindi po validated na dumaan sa process. Okay. So, sigurado po. Yeah, thank you. Yes, Mr. Chair, if I may. Hindi ba kinordinate sa inyo? Hindi po kinordinate, Mr. Senator Jinggoy. Sa mayor ng Carmen, tsaka sa mayor ng Asunción, no? Mayor ng Asunción, tsaka mayor ng Kapalong po. Hindi ba kinordinate sa kanila? Magkakaroon na distribution? Nung nag-file na ako ng blatter doon sa chief of police. Pero tinatanong ko, nasan ba yung mayor ng Kapalong tsaka mayor ng Asunción? Mayor, pwede po bang magsalita po siya? Under oath. Mayor? Mayor, nakapag-oath ka na? Nakapag-oath ka na, Mayor? Nakapag-oath na po, sir. Okay, thank you. Go ahead. You have Mayor ka ng... Answer the question of Senator
Jinggoy. You're the mayor of Asuncion? Kapalong, Your Kapalong. Honor. Where's the mayor of Asuncion? Wala po dito, Mr. Jen. Okay, sabi mo nandyan. Sabi Kapalong mo nandyan kanina. Dito. All right. Yes, sir. They did not, the DSWD did not coordinate with you, with there your office. There was no coordination, Your Honor. In fact, our MSWD... All right, how did you know that your constituents went to the gym in Asuncion? Somebody texted me. Was it confirmed? Because it was already, the information was that there were padlock inside the municipal gym of Asuncion and they could not go out. Did you go there? Yes, sir, to verify. Did you see your constituents there? Yes, sir. In fact, I was not able to enter immediately because the doors with lock were locked. Mm-hmm. I have informed the police What inside. Was the reason why they padlocked the doors? I don't know, sir, because when I went there, the gym was already padlocked. And my constituents could not go out. Didn't you introduce yourself that you're the mayor of Kapalong? Kapalong? Yes, sir. Oh. I asked my bodyguard to inform somebody inside that the mayor of Kapalong is outside. I wanted to go inside the gym. Oh, what happened? And when I went inside... Ah, pinapasok din kayo eventually? Yes po. Alright. So yun po, nakita ko yung mga taga-Kapalong po nandoon. Oh, what was their situation? Some of them, I asked them, some of them arrived there in the morning. Some at 1 in the afternoon. Hindi, sino ang nag-recruit sa kanila papunta rin sa gym? We're informed that the leaders of the barangay... officials who are running for the barangay election po. It's not our MSWD. So you did not choose the beneficiaries of the Your Honor. IX program? No, Your Honor. Who were the ones who chose it? The barangay leaders? Yeah, the barangay leaders. Didn't the barangay leaders inform you about it? No, sir. Wala ba mo wala? No information at all. Huh? No naman po. Walang nagsabi ni ilan pa barangay ninyo? 14 po. So, you mean to say lahat